Sa larangan ng negosyo, mahalaga ang papel na ginagampanan ng ating mga business partners o kanegosyo. Ngayong araw na ito, kilalanin natin ang isa sa mga magiging regular partners natin dito sa Negosyo Goals. Charming, engaging, sincere. Ganito nakilala si Anna Magkawas sa napaka-competitive na mundo ng online selling. This is Anna Magkawas and welcome back to my YouTube channel. Mula sa isang makeshift showroom sa kanyang garahe, ang kanyang consignment store na Lux Online ay lumago at nag-expand at ngayon ay matatagpuan na sa ilang mga upscale malls sa Metro Manila. So ayun guys! Anna Magkawas before is an electronics and communications engineering graduate. Isa po akong TikToker, isa akong negosyante, isa akong nanay, and isa rin po akong vlogger na biglang nakilala sa larangan ng online business, into luxury bags, and now into health and beauty products. Bagamat kaakibat na ng kanyang pangalan ang katagang luxury, malino pa rin sa kanyang alaala ang mga challenges na kinailangan niyang pagdaanan bago maabot ang success na kanyang tinatamasa ngayon. Hindi naman kami nanggaling sa isang well-off family. We are 5 siblings in the family. My mother is a retired government employee while my father is a jeepney driver. Bakit ba ako napasok sa mundo ng online selling? So during those times na nag-struggle ang pamilya namin, napasok na or naiba na yung mindset ko. And dahil nga hindi kami financially stable, yun yung nag-drive sa akin para mapasok ako sa mundo ng pagbebenta ng kung ano-ano. Since nag-struggle ang pamilya ko, so from private school, napilitan akong lumipat into a public school. Dumating yung time na nag-ambag-ambagan yung mga classmates ko para makapag-exam ako. So syempre, ayoko naman palaging gano'n na umaasa ako sa kanila, diba? And naging student assistant din ako, nag-check ako ng papers. So, masideline ako sa computer shop ng school, nababantay ako ng computer shop kapag may vacant time ako. Nag-join ako ng isang networking business. So, namimigay ako ng flyers kapag may libreng oras pa ako. Sa dorm ko, sa bed ko, mayroon akong mini sari-sari store para at least yung mga board mates ko hindi napupunta sa labas para bumili. Sa akin na lang sila bibili. So, nagsimula ako mag-work as a sales agent kung ano-ano yung mga pinasok kong trabaho. Napunta rin ako into call center hanggang sa naging sales agent din ako ng copier machine. At naging med rep ako. So, nung med rep ako, andyan din yung sideline ko. Pumunta ako ng Divisoria, nagbibenta ako ng sabon, nagbibenta ako ng mga perfumes. Pinupost ko online, nakakabenta ako. Hanggang sa nainggit ako sa mga med reps ko. Naghanap ako ng isang murang bag online. Tapos may nakita akong isang branded na bag. Sabi ko, ang mura nito ah. Masubukan nga. Tapos nung dumating, sabi ko, ang ganda. Alam mo, umiral na naman yung pagiging utak negosyante natin. Tinry ko siyang ibenta. And then, nabili naman siya. Tapos, bumili ulit ako ng 3 piraso. So, yung isa sa akin, yung 2, binenta ko na. Hanggang sa dumami na yung demand, ang dami ko na nabibenta. Tapos, nagugulat na lang ako yung bank account ko, ganito na yung laman. Na-compare ko siya ngayon sa sinasahod ko nung medrep ako. And doon ako nag-decide na mag-resign. So, nag-resign ako, full-time ako sa sinimulan kong business. Pero lahat ng yon is nag-boom because of online. Hanggang sa nag-asawa ko. So, after naming ikinasal, nakipagsapalaran na kami dito sa Maynila. May nagpatira sa amin sa isang bahay sa Cavite. And doon ko tinuloy yung business ko. Miniram ko yung 15,000 na, alam niyo yung kasal, di ba may mga nagbibigay ng mga ninong-ninang. So, hiniram ko muna yon galing sa ano namin. And
yun yung pinambili ko, pinampuhunan ko ulit pambili ng mga box. Nung time na yon, nagulat talaga ako kasi hindi ko in-expect, grabe, ang daming mayayaman ng mga Pilipino na afford nilang bumili ng mga 20,000, 50,000, 100,000 na presyo ng mga box. Sabi ko sa sarili ko, grabe pala din yung na-establish ko yung pangalan ko, na pinagkatiwalaan ako ng tao, na magde-deposit sila sa account ko, na hindi naman nila ako personal na kilala. So doon ako nagsimula na ipakilala yung sarili ko bilang ako, dahil una binenta ko yung sarili ko sa tao eh. Kailangan pagkatiwalaan muna nila ako bago sila bumili ng mga napakamamahal na bags na to. And sabi ko nga, hindi ako galing sa well-off family, hindi ko kilala yung mga yan. Pero inaral ko sila. Inaral ko sila hanggang sa naging vlogger tayo, nagturo tayo kung paano ba malalaman yung mga real versus fake bags. Ang nagturo tayo kung paano ba yung tamang pag-aalaga ng mga bags na to. At nakabuild ako ng isang community. Was, however, during the uncertainty that surrounded the pandemic, that Anna saw a new business opportunity. One which she bravely dove into and built into a formidable brand. Halos araw-araw naka-live selling ako ng mga bags na to. No? Pero may mga nagko-comment, Miss Anna, labas ka naman ng iba, labas ka naman ng skincare, o kaya ng drinks, para makasupport din ako sa'yo kasi hindi ko afford yung mga mamahalin ng bags. So doon ako humugot na bakit nga ba hindi? And may mga nagpo-push na rin sa akin na tao na, oh nga, labas ka na ng sarili mong brand, kaya mo naman. Parang feeling ko hindi ko siya forte, hindi naman ako makinis, hindi naman ako maganda. Hanggang sa nakausap ko yung asawa ko, bakit hindi mo subukan? So ito na po yung nagsimula tayong pumasok na ako into skincare business. Lahat ng products, ako muna yung unang gumamit. Hanggang sa nagkaroon na rin tayo ng slimming juices, coffee, na nakita ng mga tao yung resulta una muna sa akin. And sila mismo din ang naka-experience kung gaano ka-effective at kaganda ang produkto ng Lux. Since sumusubong ang Lux Skin during the pandemic, so ang naisip ko na unang produkto na ilabas is ang ating Lux Skin Antibacterial Wipe. Hanggang sa sunod-sunod na yan, nagkaroon tayo ng lotion, ng sabon. So after 6 months, biglang lumabas naman ang Lux Slim. So since coffee lover ako and sobrang struggling ako na pumayat, ayan yung nagbigay sa akin ng push para maglabas ng aming Cafe Macchiato and Cafe Ternero. Nakakatuwa kasi yung mga tao, nag-request talaga sila ng juice. So nagkaroon na tayo ng iba-ibang variants, ng flavors, and again, we are promoting health and wellness as well. Ang paglago ng Lux ay hindi lamang dahil sa husay at kalidad ng kanilang mga produkto, kundi na rin dahil sa sipag at pagpupusige ng mga resellers na itinuturi nilang business partners. So una, ako lang yung nagpo-promote, ako lang yung nagpo-post online para makabenta ng product ko. Until sa nakikita ko ang ganda, ang daming reviews, ang daming testimonies na lumalabas sa mga users natin. So I realized, bakit hindi ako mag-expand? So doon ako nag-decide na kumuha na din ng mga endorsers. And nakakatuwa kasi ang ganda ng pagtanggap ng tao sa produkto natin. Alam mo, I'm proud to say na yung mga products natin are true to its claims. And masasabi ko na we have real testimonies from real users and we have repeat buyers na talagang binabalik-balikan yung produkto ng Lux. Kaya 100% confident ako sa produkto natin. And ang dami ding mga natulungan na nabigyan ng negosyo dahil ang daming interesado na mag-resell, na mag-distribute ng products natin, hindi lang dito sa Pilipinas, but even outside the country. And since we are FDA approved, confident tayo na makipagsabayan sa ibang international brands. Dala ang malawak na karanasan at tagumpay sa pagnenegosyo, hindi nakakalimutan ni Anna Magkawas na i-share ang kanyang mga blessings at kaalaman sa iba. Mga kanegosyo na gusto rin maging successful sa larangan ng business na gusto ninyong pasukin, palagi niyong tatandaan, kailangan may sipag, determinasyon, focus, at samahan natin ang dasal. At lahat ng gagawin natin, kailangan mahalin natin. Kasi kung hindi niyo gusto yung ginagawa ninyo, o kung hindi mo gusto ang papasukin mo, mapapagod at mapapagod ka. Thankful ako dahil binigyan ako ni Lord ng isang
supportive na asawa dahil hindi ko naman magagawa ang lahat ng ito kung wala din siya sa tabi ko. And of course, ang pamilya ko, mga kaibigan ko na palaging nagpo-push sa akin. And of course, thankful ako kay God dahil sa sunod-sunod na blessings, na oportunidad na binibigay niya na hindi ko naman talaga ina-expect. And alam niya yan, Lockers. And thankful din ako sa mga staff natin and sa mga distributors na nandyan at palaging nakasuporta at tumutulong sa bawat venture na gawin natin. And of course, sa inyo, Lockers, na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat. Abangan po ninyo si Ana Magkawas sa mga susunod na episode ng Negosyo Goals para sa mga latest products and income opportunities ng Lux Beauty and Wellness brand. And that's it mga kanegosyo. Makita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo.